Usong-uso nga ngayon yung mga DIY, kaya naman na-inspired din ako gumawa ng DIY. Dito nga sa ating kwarto, kaya naman tara, samahan nyo na ako. Good morning mga tiyan, ngayong araw nga ako'y tinanghali ng gising dahil ako'y napuyat kagabi. Nagkape nga lang ako dyan at naligo para nga mag-unbox na, dumating na kasi kahapon yung parcel natin. Sa TikTok ko nga lang pala ito, nabili mga tiyang 22 by 22 cm nga pala ang sukat nito at sa murang halaga lang. May kasama na nga rin pala siyang adhesive mga tiyang para hindi na kayo maghirap magdikit. Meron na itong isang banig na double-sided at meron natin itong pandikit. Kaya naman hindi na nga tayo mahihirapang magdikit nito at ang laman nga pala na nga nito ay 6 pieces bawat isang package. After ko nga ma-unbox, sinukat ko kung saan dapat ito ilagay at naisipan ko nga dito na lang sa harapan. Inilagay ko muna itong mga adhesive para ididikit ko na lang siya. Totoong salamin nga pala ito mga tiyang, pero kung gusto nyo yung acrylic lang, pwede naman kayong pumili ng acrylic. Matibay naman ang pagkasalamin mga tiyang at maganda rin yung package, okay din yung nag-deliver. So tip ko nga lang sa inyo mga tiyang, bago nyo i-dikit, sure na dapat dun yung area or hindi tabingi. Kasi nga yung akin na tabingi, kaya tinanggal ko ulit siya kaso sa kasamaang palad na aksidente ako nagsabog, nabasag sa kamay ko yung salamin. Nagkamali nga ako sa part na ito, dapat talaga nilagyan muna natin ng lining bago ko idikit. Ito na nga yung nangyari. At dahil nga nabasagan tayo ng isang salamin, kinailangan ko ulit na umorder. Ito nga, trial tayo hanggang sa gumanda. Sinamahan ko na rin ng gold ribbon na pang lining natin para nga mapantay yung ating pagkasukat or para magkaroon ng design yung ating salamin. At dahil nga kahapon nakaranas na tayo ng half D at kirot, hindi na talaga natin uulitin, tanggalin ulit kung napadikit man ang mali. So, i-continue na nga natin itong ating pagdidikit ng ating salamin para naman nga gumanda na at hindi na ako mapagkatulog hanggat walang resulta itong ating ginagawa natin. Nilagyan ko nga muna ito ng borders para nga mapantay yung ating pagkadikit. First time ko nga lang din pala mga tiyang gumawa ng DIY at natamang nood lang tayo sa mga nakikita natin sa TikTok kung paano sila gumawa. Hindi ko na nga mga tiyang dinobli ang dikit niyan, double-sided na lang ang nilagay ko dahil nga sobrang dikit naman talaga. At ninipisan ko na rin yung double-sided, dinalawang cut ko na para kung in case kung tanggalin ko siya uli, mas madaling tanggalin. Napakahirap talaga niyan tanggalin kapag nagkamali ka. So finally nga mga tiyang, natapos na natin idikit niyan yung mirror, ilalagay naman natin yung ating sticker dito para naman mabuo na yung ating sticker. Tinititig-titigan ko yung pag natulog hanggat hindi tapos eh. Kaya dapat ngayong araw matapos na talaga natin siya. Almost done na nga mga tiyang. Ito na nga yung finished product ng ating pinaghirapan. Nagkanta sugat-sugat pang ating kamay dyan. Yun lang. Bye!